Magandang araw mga agri-guide. Welcome po ulit sa aming channel at welcome po dito sa aming farm dito po sa Malaya Integrated Farm located po sa Barangay Malaya, General Luna, Quezon Province. So sa episode po na ito, papakita po namin kung paano po kami magtimbang ng aming po mga isda kung ilang kilo na kung ilang piraso na po sila sa isang kilo. So bago po 'yan, magpapakain po muna tayo ng isda para po kasi pag kumuha tayo sa kanila, stressful po kasi yun. So at least nakakain na po muna sila bago po natin kuhanin. So samahan niyo po akong pakainin muna sila. Ang pagtitimbang po sa isda ay mahalaga, at least ginagawa po ito monthly para alam po natin kung ilan na po yung average weight nila. At the same time, malalaman po natin kung ilan piraso na po sila sa isang kilo. So ginagawa po ito usually monthly po para po hindi naman po ma-stress ang ating mga alaga. At mamaya po ituturo po namin kung paano po yung ginagawa namin diskarte para po less stress po sa isda pagka po gagawin po natin yung ganong procedure. So ngayon po, magpapakain na po tayo. Ngayon po ay nandito po tayo sa unang pond, first pond. Ito po ang second batch namin. Sila po ay 1 month and 3 weeks na po. So, ngayon po, magpakain po muna. Nakakabasa. So ngayon pong 1 month and 3 weeks nila, nakakatatlong ganito na po sila. Doon sila nag-umpulan. So ngayon po nandito naman tayo sa pond number 2 namin. Ito po yung first batch namin. Nilagay po namin sila dito noong August 6. So nasa 2 months and 3 days na po sila ngayon. So mamaya rin po magsasample tayo dito. Pakainin po muna natin sila. Make sure lang pagka po nagpapakain kayo, equally distributed po yung pagbibigay nyo para po lahat ay makakain. So ngayon po, nandito po tayo sa pond number 3. Ito po ay second batch din po namin. Ang nakalagay po dito ay 3,000 pieces na mga tilapia. Ang edad din po nito ay 1 month and 3 weeks. Kaparehas po siya nung pond number 1. Yung pond number 2 po namin ay 2,500 pieces. So pakainin na rin po natin sila. Ang feeds po namin ay pre-starter feeds from ang brand po niya ay Tate. So inubos na lang po namin yung last na sako ng pre-starter, and then after nun mag
nag-grower na po kami. Ngayon po, nakain na po yung pond 1 hanggang pond 3 po natin. So ngayon po, sa sample na po tayo, titimbangin na po natin sila kung ilan piraso po sila sa isang kilo. So bago po yan, ito po yung ating mga kailangan. Kailangan po natin ng timbangan. Ito po ay digital na timbangan. At pagkatapos, meron po tayong container na meron po siyang tubig. Yung tubig po na gagamitin natin ay dapat po hindi po chlorinated, ibig sabihin hindi po nawasa. Maganda po ay yung fresh water o di kaya galing po sa deep well. Basta po yung hindi po chlorinated na tubig. So ang gagawin po natin, lalagay po, buksan po natin yung timbangan. Pagkatapos, ilalagay po natin itong container na meron tubig. So ngayon, may lalaros po dyan na kung gaano po kabigat tong container at saka po yung tubig. Ngayon, pipindutin lang po natin yung tear para po mag-zero siya. So, pagpindut po natin dyan, yan, nag-zero na po siya. So ngayon, kung ano po yung ilalagay natin na isda dyan, malalabas na po kung gaano po sila kabigat. So, yun po. Kuha na po tayo ng isda. So, magbibigay po tayo ng feeds. Tapos, dadakutin po natin. Ayan. Patayin lang po natin na mag-settle. So ayan, 200 grams po ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 po sila ay 200 grams. Ayan. So, pag nakuha na po natin yan, pwede na po natin ibalik sila sa fish pond. Pero bago yan, tingnan po muna natin. So, ganyan na po kalalaki yung aming mga tilapia. Yan, mga 2 months na po yan. So, ang nakuha po natin ay 8 pieces. Ngayon, ang timbang po nila ay 200 grams. Ngayon, para po makuha natin yung ilang piraso po ang sa isang kilo ay magkocross multiplication lang po tayo. Ratio and proportion. Kung meron tayong 8 pieces sa 200 grams, sa ang kailangan po natin ay 1 kilo. So, ang 1 kilo po ay 1,000 grams. Ngayon, ito po yung hinahanap natin kung ilang piraso siya. So, yan po. Ganyan lang po ang cross multiplication. Same unit, magka-level lang po siya. At kung ano po yung hinahanap natin, yun, andito siya. So, gagawin po natin, cross multiplication. Una po, ita-times natin dito. At pagkatapos, di-divide naman po natin. So, 1,000 grams or 1 kg po. Ayan po ay 1 kg. 1,000 grams. Times po ng 8 pieces ay 8,000. Tapos po, i-divide naman natin dito sa 200 grams. So, divide ng 200 grams.
So, yan po. Ibig sabihin po niyan ay 40 pieces sa isang kilo or 1,000 grams. So, ganyan po ang pagkuha namin kung ilang piraso na po sila sa isang kilo. So, try naman po natin dun sa isa pang fish pan. So yan po, sila po ay 223 grams. Sila po ay 10 pieces po sila. So 223 grams sa 10 pieces. So ganun lang po ulit ang gagawin natin. 10 pieces over 223. So, ang hinahanap po natin ay 1 kilo. Yan, kung ilan kilo po sila. 10 times 1,000 is 10,000. Divide po natin sa 223. So, doon po sa kabilang pan, sa third pan po, sila po ay 44 pieces ang isang kilo. Yan. 292. Sila po ay 4, 5, 7, 8, 9, 10. So, 10 po sila. Ito po yung second pan. Ito naman yung third pan. At ito naman po yung first pan. So eleven pieces po pala sila. So 11 over 292 pieces, grams, then pieces, 1,000 grams. So, mumultiply lang po natin dito sa 11 pieces and then i-divide po natin sa 292. So, 1,000 times 11 ay 11,000 divide po sa 292. So, yun po, 37 pieces is equal to 1 kilogram. So, yun po. So far, hindi naman po sila nagkakalayo-layo. Aming pong first batch ay 40 pieces sa 1 kilo. And then sa second batch po namin, dun po sa third pan ay 44 pieces sa 1 kilo. Dito naman po sa aming first pan ay 37 pieces ang 1 kilo. So, yun po, hindi naman po sila nagkakalayo. At saka po, 1 week lang din naman po mahigit ang pagitan ng aming first batch
at ng aming second batch. So yan po sila. Ayan. After po nyan, ibabalik na po natin sila sa pan. So yun po, sana po nakatulong kami sa inyo. Marami po salamat sa inyong panonood. Sa mga bago po sa channel na ito, please like, subscribe at lang po yung notification bell para lagi po kayong updated sa amin pong farm. Lalo-lalo na po dito po sa aming pagtilapia. So hanggang dito na lang po ang video. Marami po salamat sa inyong panonood. Happy farming po sa lahat. Paalam. Boom, boom.